Eto po. Salamat. Sir, kung ganon, kaibigan po pala kayo ni Sir Pore. Tama ka na, Chumi. Para hindi akong pinuntahan niya dito. Sige, hindi ang hinahanap mo, hindi ba? Oo, tama ka. Kumusta na ba siya? Ayos lang siya dito. Pero nagpunta siya ngayon sa Mugon City. Hindi ko lang alam kung ayos at ligtas pa rin siya doon. Sayang naman po. Hindi niyo makikita ngayon dito si Genji. Meron pa kasi silang misyon. Sa Mugon City. Ito na kaya ang labasan? Ngayon, ano na kayang mangyayari? Ano na kayang nangyayari? Kamusta na kaya sila? Shido? Anong nangyari sa ito sa loob? Wala na akong panahon magpaliwanag. Maghanap na ng doktor. At pakidalian mo lang. Pero hindi pa kalaban natin siya. Bakit mo siya ililigtas? Ito nga pala si Mishi. Kilala siya bilang Daddy Blanc. At dati rin namin siya kasamaan sa Vaults. Kalaban nga natin siya. Pero isa siyang kaibigan. Isa pa, naniniwala rin ako na hindi talaga siya masama. Shido? Ano pang hinihintay mo? Delegado sa lugar na ito. Kaya mabuti pa. Sumama ka na sa akin, Agent Heaven. Oo, sige. Pero kumusta kaya yung iba? Hindi ko rin alam. Hanggang ngayon, nakikipaglaban pa doon sa Lobs Kasuki. Lumalaban? Nandun si Jubei. Dati rin siyang miyembro ng Vaults. Magaling siya. Kahit naging miyembro siya ng Vaults, hindi siya mananalo kay Kasuki. Dahil hindi lang naman isang ordinaryong Vaults si Kasuki. Isa siya sa Four Kings. Pero hindi yung ganun kasimple. Dahil bago pa man mabuo ang Vaults, pumapangalawa na si Jubei sa garmi Kasuki na tinawag ng Elegance. Pumapangalawa siya noon kay Kasuki, hindi dahil sa kakayahan niya, kundi dahil sa kagustuhan niyang maprotektahan si Kasuki. Maprotektahan si Kasuki? Matagal lang kilala ni Kasuki si Jubei. Magkaibigan na sila bago pa sila mapunta sa Mugon. Pero kung ganun, bakit kailangan pa nilang maglaban ngayon? Hindi ko rin alam, pero kilala ko si Jubei. Handa siyang isakripisyo ang buhay niya. May paglaman ang paniniwala niya. Ganun si Jubei, kaya mahirap siyang kalaban. Okay ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakalimutan mo na bang nabuo sa natural environment ang Fuchun Magic Stream? Wala pa, at walang sino man na makakatakas mula dito. Kahit na ikaw pa, Jubei. Makatakas? Ano bang sinasabi mo? Wala sa diksyonaryo ko ang salitang pagtakas. Bakit ako tatakas kung kaya ko namang talunin ang kalaban? Mga Black Needle? Oo nga pala. Hindi ko pa nasasabi sa'yo ang tungkol dito. Maliban sa mga White Needle, gumagamit din ako ng Black Needle. Mas delikado ito. At bihira ang gumagamit ng ganitong sandata dahil nangangailangan ito ng matinding kakayahan. Ang mga sandata ni Jubei, ginagamitan nga ngayon ng gamot. Kung ganun, usapin ang Black Needle ay... Tanggapin mo to, Kasuki! Merong laso! Kahit na may laso pang sandata mo, baliwala yan kung hindi mo ako tatamaan! Tignan natin. Ano nangyari? Nakailag naman ako, ha? Mali ang akala mo. Hindi ako gumagamit ng gamot. Dahil acupuncture lang ang pamamarang ko. Pwede akong makagamot. Pwede rin ako makamatay kung tatamaan ko ang maling bahagi ng katawan mo. Hindi ako gagamit ng lason para lang manalo sa labanan. Kung walang lason ng Black Needles, anong kakaiba dito? Kung ganun pala, ang Black Needles ay... Naiintindihan mo na ba? Ang mga Black Needle ay gawa sa Black Magnet na matatagpuan sa ilalim ng Fuji. At nakokontrol ng mga ito gamit ang Taiji Stone. Nangangailangan na matinding kakayahan para makontrol ng isang tao ang Black Magnetic Needle. Kaya kontrolado ko ang labanang ito. Wala ka nang magagawa pa. Garden Balsam! Gang of Bees! Kung ganun, ito pala ang sikreto ng kakayahan ni Jubei. Bakit
ka nito? Dahil pa rin kaya ito sa magnet? Ha? Naiintindihan ko na ngayon. Kailangan niyang kumontrol ng magnet na nakakagawa ng magnetic storm. Pero paano niya ito nakayanan? Kapag nagpatuloy ito, masisira ang mga organs niya sa katawan. Bakit, Jubei? Kailangan mo ba talaga isakripisyo ang buhay mo para lang talunin ako? Form of Spiral! Hindi kita maintindihan! Ano ba talaga ang dahilan na tinutulungan mo si Mako Bex? At bakit kailangan mo pa isakripisyo ang buhay mo? Kazuki! Kailangan mo itong maintindihan! Jubei, sandali lang! Bilisan mo! Ang bagal mo kasi! Sakura, intindihin mo na lang ang kapatid mo. Ngayon lang siya nakarating dito, kaya ganyan siya kasabik. Pagbigyan mo na lang. Mama, mauna na po ako sa inyo! Sino ka at anong ginagawa mo rito? Ako si Jubei. Kakei Jubei. Ah, ganun ba? Ikaw pala ang tagapagmana ng mga kakei. Pasensya ka na, ha? Ang akala ko kasi kanina isa kang magnanakaw, eh. Kung ganun, magmula ngayon, ikaw na magiging doktor ko. Ikinagagala kitang makilala. Ako si Kazuki. Ikaw si Kazuki? Kung ganun, ang ibig palang sabihin, isang babaeng tagapagmana ng putyon? Mali ka! Lalaki ako! Ha? Huh? Nakasuot lang ako ng kimono dahil nakasanayan na sa pamilya namin ang pagsusuot nito habang tumutugtog ng guzeng. Ang mga batang wala pang 15 taon. Mukha lang akong babae, pero lalaki ako. Pasensya ka na kung napagkama lang kitang babae. Ayos lang. Bakit, Kazuki? Nakagat ako na nakakalasong insekto. Akin ang kamay mo. Aray! Konting tiis lang. Tinusok mo lang ako kanina, pero nawala na yung sakit. Ang galing mo talaga manggamot. Aba, siyempre naman. Isa yata akong kakay at 500 taon nang pinagkakatiwalaan ng pamilya niyo ang pamilya namin sa panggagamot. Sa bagay, tama ka. Maraming salamat, ha. Wala ka nang dapat ipag-alala. Dahil nangako ako na palagi kitang babantayan. Gagawin ko to dahil ito ang mission ko. Basta, asahan ko yan, ha? Bakit ka tumatawa? Kazuki, tumakas ka na! Pero mama, hindi ako aalis dito nang hindi kayo kasama. Ayoko po! Meron ka pang mission na dapat gampanan. Pero mama, saan po ako pupunta? Sa Mugen City! Mama, patawad Kazuki. Kasalanan ko ito. Wala akong lakas para pagtanggol ka. Pero Jubei, kailangan ko itong gawin. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kitang protektahan dahil yun ang mission ko. Tinutulungan mo si Mako Bex, pero alam mo ba ang ginagawa niya? Gumagawa siya ng atomic bomb! Hindi lang Mugen City ang mapapahamak, kundi ang buong Tokyo! Oo, oh, alam ko yon. Pero bakit hindi mo siya pinipigilan? Para sa kinabukasan natin. Ano? Para sa kinabukasan? Ganun na nga, malapit na si Mako Bex sa taas ng Mugen. Malapit na rin niya marating ang lugar ng Mugen na hindi pa naabot. Alam na niya ngayon ang sikreto ng Babylon. Ano ba ang tinitignan mo dyan, Genji? Ano kayang meron sa taas? Walang nakakaalam kung anong meron sa Babylon. Kahit ako,
hindi ko pa yan nararating hanggang sa gitna lang ng gusali ang narating ko. Minsan naiisip ko rin umakyat, pero hanggang gitna lang talaga ang kaya ko. Bakit? Masyado bang delikado? Siguro nga. Pakiramdam ko kasi parang merong kakaibang bagay na nasa Babylon. Tama ka. Pakiramdam ko may nagmamasid sa atin. Iniwan na tayo ngayon dito ng Thunder Emperor. At sa tingin ko, hindi na rin tayo babalikan dito ni Kazuki kahit na kailan. Ako, Bex! Hindi bali na. Ayos lang sa akin kahit na iniwan na nila tayo dito sa Mugen City. Dahil naniniwala ko na dito lang tayo sa Mugen City maaaring mabuhay. Ako, Bex! Ngayon, Jubei, sa wakas naiintindihan ko na rin ngayon ang lahat. Alam ko na ang katotohanan tungkol sa Mugen City. Kontrolado ng Babylon ang lahat ng nangyayari sa mga tao at sa mga bagay sa Mugen City. Wala tayong kalayaan. Kagustuhan ng Babylon ang mga nangyayari sa atin sa lugar nito. Oh, hindi ko akalaing ganun pala. Ang buong akala ko pa naman dati, dito sa Mugen, walang sino mo na makakapagpasunod sa atin at malaya tayong gawin ang gusto natin. Pero imposible ang sinasabi mo. Tatanungin kita. Sabihin mo sa akin kung bakit nandito ka ngayon. Huwag mo sabihing nagkataon lang. Huh? Heto na. Kahit na ang isang ordinaryong dice, wala rin kalayaan. Ang kaligayahan at kalungkutan, ang pagkabuhay at kamatayan, ang lahat ng yun ay kontrolado ng isang halimaw na tinatawag na Babylon. Kung wala ka namang kalayaan, masasabi mo pa bang buhay ka? Jubei! Kazuki! Sabihin mo sa akin ang totoo, umalis ka ba sa Mugen dahil alam mo ang tungkol dito? Jubei! Lolo, ano po ba ang ibig sabihin ni Jubei sa sinasabi niya? Totoo po ba yun? Posible po ba na kontrolado ng Babylon ang lahat na nangyayari dito sa Mugen City? Ren, huwag mo nalang pansinin ang sinasabi ni Jubei. Pero Lolo... Huwag ka nang magtanong pa dahil hindi mo rin maiintindihan. Lolo... Alam na kaya ni Mako Bex ang tungkol dito. Pero kahit gaano pa siya kagaling, imposibleng malaman niya. Excuse me. Kaibigan kami ni Kazuki. Sabi niya magaling daw kayong doktor. Kayo po ba ang manggagamot na si Jen? Oo. Oh. Halika, ihigaan niyo si Emishi. Kung hindi ako nagkakamali, alam niyo po kung anong nangyayari. Kumusta po siya? Medyo delikado ang lagay niya. Ren, humanda ka. Opo. Sa palagay ko, mukhang kayang-kaya niya siyang iligtas. Ha? Huh? Yan lang. Galing kay Mako Bex ang video na yan. Sa palagay ko, sinadya niya yan dahil gusto niyang ipakita sa akin ang nangyayari. Pero bakit? Sino po ba talaga kayo? Ren, painumin mo nga muna siya ng gamot. Ha? Eh bakit ako? Sige na, sumunod ka na lang. Halika na dito, Binibini. Teka, bakit ka ganyan? Bakit? Naisip ko lang naman na pwede mo akong painumin ng gamot gamit ang bibig mo. Babae pala siya, mukha siyang lalaki. Pero mukhang walang pakialam sa Emishi kahit na mukha pa siyang lalaki. Tama ka, Jubei. Noon pa man nararamdaman ko niyo. Kahit na anong gawin ko, hindi pa rin ako nakukontento. Pakiramdam ko may kulang sa Mugen City. Hindi ko nagagawa ang gusto ko dahil parang may kumukontrol sa akin. Kaya nga gusto kong marating ang taas ng Mugen. Dahil pakiramdam ko, nandun ang kasagutan. Naiintindihan ko, Jubei. Balak ni Mako Bex na gumawa ng atomic bomb para makuha niya ang kalayaan. Handa niyang sirain ang lahat. Pero hindi tama ang ginagawa niyang to. Alam mo ba na delikado ang ginagawa niyang hakbang para lang mapigilan ang Babylon sa pagkontrol sa Mugen? Alam ni Mako Bex na pwedeng makuha ng Mugen City ang kalayaan at naniniwala ako sa kanya. Pero mali ka! Dahil hindi magtatanong pa yung binabalak ni Mako Bex. Ang Rainy Attack! Rainfall! Back me down!
mo pa rin naiintindihan, Jumei. Hindi mangyayari ang gusto niyong mangyari. At kahit si Mako Bex, alam yun! Ano ka mo? Alam mo bang totoong pinaplano ni Mako Bex? Ginagawa niya ang lahat ng ito dahil gusto niyang sirain ang Mugol City at siya na ang magkakaroon ng karapatan para sa final judgment! Ano bang sinasabi mo? Isipin mo ito. Kung meron mang kumokontrol sa lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, yun ang Babylon. At maikukumpara natin ang kapangyarihan ng Babylon sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi na kailangan humingi ang Diyos ng tulong sa tao bago siya magdesisyon dahil kaya naman niyang sirain ang lahat. Kung natatandaan mo, nasusulat sa lumang tipan ng Biblia na pinarurusahan ng Diyos ang mga taong sumusuway sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan. Ganon din ang Babylon dito sa Mugol. Kaya niyang tapusin ang lahat ng buhay ng nandito nang para lang pumindot ng isang reset button! Walang sino man ang makakaligtas. Dahil wala namang Noah's Ark dito sa Mugol City! May virus ang computer? Huh? Pasensya ka na, Mako Bex. May nakapasok kasi sa system natin eh. I-format na lang natin ulit. Pero, paano yung mga files natin? Nakakapanginaya nga pero wala na tayong magagawa. Nangyayari talaga yan. Ngayon, kailangan na naman natin magsimula mula sa umpisa. Matalino si Mako Bex. Kaya imposibleng hindi niya alam ang tungkol dito. Alam niyang hindi tama ang ginagawa niya, pero tinutuloy niya pa rin. Tumahimik ka! Bakit ba hindi mo naiintindihan, Jumei? Wala nang ibang paraan. Kailangan na talaga nilang maglaban. Makikita mo ang kakayahan ng Black Needle! Humanda ka! Rose Spider! Napakarami nang tumama sa'yo pero nakakagalaw ka pa rin. Magaling ka talaga. Wala ka nang dapat ipag-alala. Dahil nangangako ko na palagi kitang poprotektahan. Gagawin ko to dahil ito ang mission ko. Basta, saan ko yan ha? Sayang naman kung hindi natin maibabalik ang dati nating samahan. Wala ka nang magagawa pa laban sa akin. Gusto kitang tulungan. Hindi na maibabalik ang dati. Rainy attack! Smoky rain! Paano ba yan, Jubei? Ako na ang nanalo. Sige na. Tapusin mo na ako, Kasuki. Dahil pagsisisihan mo kung bubuhay mo pa ako. Mula pa ng mga bata tayo, ikaw nang inuturing ko na matalik kong kaibigan. At hindi pa rin niya nagbabago. Katulad ka pa rin pala ng dati. Masyado ka mabait! Jubei! Jubei! Ba't mo ito ginawa? Ito ang dapat sa akin. Dahil hindi ako naging mabuting kaibigan sa'yo. Sana mapatawad mo ko dahil nawalan ako ng tiwala sa'yo at pinagtangka ang pakitang patayin. Jubei! Tama na. Hindi mo dapat iniiyakan ng walang kwentang kaibigan na tulad ko. Halika na. Dadaling kita sa doktor. Pabayaan mo na ako. Huwag mong sayangin ang oras mo sa akin. Meron ka pang importanteng gagawin. Para sa akin, wala nang ibang mas importante pa kaysa sa buhay mo. Kaya ililigtas kita. Huwag ka mag-alala. At isa pa, naniniwala ako sa kakayahan nila. Alam kong kaya nila si Mako Bex. May tiwala ako sa Getbackers. Bakit, Dr. Jackal? Hindi mo ba gusto rito? Masyado kasing tahimik? Tama ka. Naiinip kasi ako sa lugar na to. Kaya mas maganda siguro kung magsisimula na tayo. Naiinip ka? Panoorin mo na lang muna to para malibang ka. Ito ang... Gusto kong makita mo to. Panoorin mo ang laban nila. Sigurado kung magugustuhan mo ito. Ano ang masasabi mo, Dr. Jackal? Ikaw ang taksil sa grupo. Ikaw ang Judas.